Good evening. Welcome to LA First Filipino Church of the Nazarene. And please join us sa aming mga social media accounts from Instagram to YouTube to Facebook. Please follow us. Join our church every Sunday 9 a.m. at Wiley Chapel, 3401 West 3rd Street, Los Angeles, California, 90020. And here's our fellowship schedule. We have Wednesday, 7 p.m., Walk Through the Bible. Live Facebook and YouTube, Friday, 8 to 9 p.m., Zoom Life Group. Saturday, 10 a.m., Zoom Prayer Breakfast. And Sunday, 9 a.m., in person at Wiley Chapel, or virtual worship live at Facebook and YouTube. Happy birthday to all our March celebrators, and may you have more birthdays to come. God bless you guys. So welcome to our journey of a lifetime. It's a 52 weeks of midweek sermon. We call this Walk Through the Bible series, and we're summarizing each book from Old Testament to New Testament. 39 books, Old Testament, tapos na tayo dyan. And we had our intro to New Testament. And for tonight, magfo-focus tayo doon sa tinatawag na gospel. So we'll start with gospel number one. So we're done with this. So Old Testament, law, history, poetry, prophets. And if you wish to see that, nasa YouTube lang yan. And Old Testament, review lang. So, naalala natin from creation, di ba? And then, nandun dumabas si Noah, si Abraham, Isaac, Jacob, and Joseph. And then, napunta sila sa Egypt. Dumabas sila kasama si Moses. Nagkaroon ng bagong leader si Joshua. And then, apostasy sa Judges. Then, nagkaroon ng United Kingdom, ng peace, ng prosperity under Saul, David, and Solomon. And then after nila, nahati na yung Israel. Meron Northern Kingdom at Southern Kingdom. Meron Israel at Judah. And then they were under many captivities ng mga iba't ibang empires hanggang sa dumating ang Panginoong Yesus. So, ang Northern Kingdom ay tinatawag na Israel. At ang Judah naman o Judea, ang Southern Kingdom. So, ayan, para familiar tayo. So, ito naman sa New Testament, syempre, the coming Messiah. No? After na Malakay, nagkaroon ng katahimikan. And then, review lang, sino-sino yung mga author ng New Testaments. So, si Matthew, siya gumawa na Matthew, Mark, Luke. Si Luke, dalawa yung sinulat niya, Luke at saka Acts. Si John at saka yung 1st, 2nd, 3rd at saka yung Revelation. And then si James, Jude, si Paul, ang pinakamaraming sinulat na letters, no? So yan, may tinatawag na letters to the churches, and then personal letters, may pastoral letters, and then yung Hebrews, sumulat nun, unknown, and then si Peter, sumulat ng 1st and 2nd Peter. Okay, let's start. The Gospels. Ano ba itong mga Gospels na to? Siyempre, the Gospel of Matthew, the Gospel of Mark, and then the Gospel of Luke, and of course, the Gospel of John. Sa ngayong gabi, mag-focus tayo sa Gospel of Matthew. Yan. Sino ba si Matthew? Naku. Alam niyo, si Matthew, kilala rin siya na ang pangalan niya Levi. Okay? Na siya yung hated tax collector, no, before becoming one of Jesus' 12 disciples. Yung gospel niya were written specially to the Jews to convince them na si Jesus yung long-expected Messiah nila, the son of David, no, who fulfilled the Old Testament prophecies. So kung familiar kayo, nung inaral natin Old Testament, eto na yung mga prophecy na binanggit natin doon. So therefore, to si Matthew ay frequently nalilink siya sa life of Jesus with the nililink niya yung life of Jesus sa Old Testament prophecies, no. So kaya nga ang phrase na sikat dito eh, that the scripture might be fulfilled. Ayun. Kaya siya nga pala. Meron to, nakita ko sa YouTube, no, the Gospel of Matthew. Ang ganda nito, panoorin nyo. Ito yung word for word
unedited movie adaptation. So, word for word. So, nanonood kayo yung movie at the same time, nagbabasa rin kayo ng Bible. Yan, para makatulong sa inyo, para mas maintindihan nyo ano ba nangyari ito sa Gospel of Matthew. So, may tinatawag na outline. Merong 6 outline ang Gospel of Matthew. Okay? So, gagamitin din natin itong outline ito kapag pinreach na natin ito sa Sunday service. I'm planning na hopefully someday magawa natin, magkaroon naman tayo ng walk through the Bible sa Sunday sermon, no? At isa-isa may pahayag at may paliwanag ano-ano ba yung mga nangyari sa bawat libro ng Biblia. Anyway, dito sa Gospel of Matthew, may tinatawag na outline. So, dyan makikita niyo yung background and preparation of the king sa chapters 1 to 4. Sa chapters 5 to 7 naman, andyan yung laws of the kingdom. Sa chapters 8 to 12, andyan naman yung tinatawag na opposition to the king's power. Chapter 13 talks about the parables about the kingdom. Tapos chapters 14 to 18, yung rejection of the king. And then chapters 19 to 28, the king in Judea. Okay, simulan na natin. Simula siguro tayo dun sa number 1, yung background and preparation of the king. So chapters 1 to 4. Alam niyo, ang theme ng Matthew's Gospel, makikita mo doon sa opening verses, no? Kasi makikita mo kaagad dito yung tinatawag na genealogy ni Jesus Christ from Abraham to Jesus, no? At mapapansin niyo, may tinawag na ano na genealogy, meron din ginawang genealogy, no, kumpara doon sa ginawa ni Luke. Magkaiba sila pero lumabas pa rin, no, kasi ito kay Luke sa side naman to ni ano ni Mary, no, itong si sa side ni tag nito, sa side ni Nathan, itong kay Matthew sa side naman ni Solomon. Okay? So mapapansin niyo na kahit sa ampang side ay lumabas pa rin, no, doon si Jesus sa na nakakonekta pa rin kay Haring David. Anyway, alam niyo ba, no, na meron tinatawag na given name kay Jesus na matatagpuan natin, no, na tatlo to na binanggit kung sino si Jesus, no, sa Gospel of Matthew. Sa chapter 1 verse 16, ang sabi dito, and Jacob fathered Joseph, the husband of Mary, who gave birth to Jesus, who is called, sino daw? The Messiah. So yun yung unang tinawag sa kanya, no, ni Matthew. Kumbaga, hindi si Matthew, pero sinulat ni Matthew. Pero ang tawag sa kanya, Messiah, o Savior, or tagapagligtas. E doon naman sa 21, she will give birth to a son, and you are to name him Jesus because he will save his people from their sins. So Messiah, Jesus, ano naman yung pangatlong tinawag sa kanya? Doon sa verse 23, see, the virgin will become pregnant and give birth to a son, and they will call him Emmanuel. Yes. So Messiah, Jesus, at Emmanuel. Ibig sabihin ng Emmanuel, God is with us. Yan ang tunay na pangalan yata ni Manny Pacquiao, Emmanuel. Magandang pangalan, di ba? Alam nyo, yung Matthew's account of Jesus' birth, no, emphasizes yung mga wise men na dumalaw sa kanya para mag-worship sa kanya as a king. Makikita yun sa chapter 2. No? And his gospel, itong Matthew's gospel, is the only record of this event. Wow. No? Trivia yun. So, between chapters 2 and 3, mapapansin nyo dito, merong 30-year gap. Ang haba. No, kasi dito, makikita nyo na yung the preaching of the forerunner of Jesus. No, yun na yung signal na parating na yung Messiah. Okay? So, from birth and then jump agad doon sa pagdating ng tinatawag na forerunner. Eh, sino ba itong forerunner na to? Ayan, si John the Baptist. So, Juan Bautista. So, kapag ang apelido mo ay Bautista,
ikinuha yan kay John the Baptist. Ayun. At saka alam nyo ba, June 24 yata ang piyesta yan para sa mga kapatid nating Katoliko. Kaya nagbabasaan sila eh. Diba? Sa San Juan, sa Balayan, Batangas. Diba? Kasi nga, nagbabautista. Parang ganun. So it's a culture. No? So anyway, umalis sa Nazareth si Jesus. No? At he goes down to the Jordan River to be baptized by John the Baptist. No? At sa baptism niya, no, the truth that God is Trinity eh nagmanifest kasi bumaba yung tinatawag na dove, no? Eh paano nga ba noon na represent ang Trinity? 'Di ba? Napansin niyo doon na sinabi sa Matthew 3:16-17, when Jesus was baptized, he went up immediately from the water. The heaven suddenly opened for him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and coming down on him. And a voice from heaven said, "This is my beloved Son, with whom I am well pleased." Mm-hmm. Alam niyo ba, ang nangyari yung first temptation sa history, eh, nag-took place yan doon sa Garden of Eden. Familiar tayo dyan, di ba? Natakal na natin yan. Ang temptation ni Jesus naman ay nag-took place naman sa wilderness. No, sa Matthew 4:1-11. No, nangyari yan sa ilang. No, kumbaga, ang contrast ng dalawa, eh, kumbaga mapapansin nyo dito, hindi nagtagumpay si Adan at si Eva doon sa temptation. Nakagadalasan, nangyayari din sa atin, hindi tayo nagtatagumpay sa mga temptation natin, di ba? Pero si Jesus dito, nagtagumpay siya, di ba? Naalala nyo ba yung unang temptation ni Jesus, no? Yung sabi sa kanya, turn the stones into bread. Ano yung sinagot ni Jesus? Sabi niya sa Matthew 4:4, he answered, "It is written, man must not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Oh, ginamit niya yung salita ng Diyos para labanan yung temptation. Kasi mahirap na kalaban ng gutom, ha? Di ba? Madaming ang taong pumapatay, nagnanakaw dahil gutom na. Eh si Jesus, eh nag-fast siya 40 days. Di ba? Ano pa? Tinempt din siya ni Satan. Sabi ni Satan sa kanya, tubalon ka doon sa pinakamataas na pinakel ng temple, no, sa ibabaw, sa tuktok. No, sasaluhin ka ng mga angels mo. Sabi ni Jesus sa verse 7, Jesus told him, "It is also written, do not test the Lord your God." Diba? So si Satan mismo gumagamit ng biblical verse, sinasagot din siya ng biblical verse ng Panginoon. Amaya, alamin natin san ano yung kinote ng Panginoon mula pa doon sa Old Testament na kinote niya. Finally, Satan offers Jesus the whole world. Yung pangatlong temptation niya, sabi niya, "O sayo na itong mundo, mag-bow down ka lang sa akin. I-worship mo ako." Anong sabi ni Jesus? Sa verse 10 naman, then Jesus told him, "Go away, Satan, for it is written, worship the Lord your God and serve only Him." Oh, ang linaw, di ba? Notice, no, dito sa tatlong temptation na to, eh si Jesus nag-quote ng mga scriptures. Ano-ano yung mga kinote niya? Kinote niya yung Deuteronomy 8:3. Sabi niya, "He humbled you by letting you go hungry. Then He gave you manna to eat, which you and your ancestors had not known, so that you might learn that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord." So Deuteronomy yan, no? Kinote niya. Diba? Dahil sabi niya, man does not live on bread alone. Ano pa yung kinote niya? Sa Deuteronomy rin, sa 6:16, sabi niya, "Do not test the Lord your God as you tested Him at Massa." No? At isa pa, kinote niya rin na, "Fear the Lord your God." No, Deuteronomy 6:13, "Worship Him and take your oaths in His name." Yun. So, kasi, alam nyo, this should teach us how important it is for us to know and memorize the scripture. Mas maganda kung memorize. Kung hindi mo man memorize,
Okay, sige, at least sa puso mo, alam mo kung ano yung bubunutin mo. Okay? Kasi ako rin nga mismo, mahina rin mag-memorize. Pero sa puso ko, isinusulat ko yung scripture. Alam niyo, if we are to be victorious against Satan's temptations, kailangan alam natin yung salita ng Diyos. So, kailangan lagi tayong nagbabasa ng Biblia. Pangalawang outline, tingnan natin. Ano matatagpuan sa chapters 5 to 7? Ito yung laws of the kingdom, no? Mga batas. Alam niyo, before being called by Jesus, itong si Matthew, ay isang publikano or publican, di ba? Binanggit natin siya no last week. And therefore, no, itong si Matthew, accustomed siya to keeping detailed records. So, sanay siya na mag-keep ng detailed records. Itong trait na to ay evident, no? Ginamit siya ng Panginoon yung kanyang pagkasanay doon. Nung dito sa Gospel ni Matthew, included yung mga many details na omitted by the other gospel writers. No, one example nito ay yung version niya dun sa Sermon on the Mount, no, which is by far kumpara mo sa ibang ano, most detailed yung kanyang Sermon on the Mount. Alam niyo ba the most famous passages, no, found in the Sermon on the Mount ay ito. Tingnan natin. Malamang familiar kayo dyan. No, yung tinatawag na Beatitudes. Ayan. So, pagka meron tayong pagkakataon, gusto nating i-discuss yan isa-isa. Kasi maganda yan eh. Yan, Beatitudes. Ngayon, ano yung pangatlo sa outline natin? Ang pangatlo sa outline natin ay opposition to the king's power. Anong ibig sabihin? Chapters 8 to 12 natin matatagpuan. So, eto na. Nagkaroon na ng konting problema. Now, we come to a new section dito sa Matthew na to, where the writer seeks to show the power of Jesus by recording his miracles. Ayan. So, alam niyo naman, nang nagsimula na magmilagro ang Panginoon, tumaas na yung mga kilay ng mga Pharisees, Sadducees, ng mga scribes. Dito sa chapters 8 to 9, makikita niyo yung 10 milagro na ginawa ng Panginoon. Ayan. Yung leper cleanse, no, centurion servant healed, blah, 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 hanggang doon sa, ano, sa iba pang mga miracles na yan. Alam nyo, in chapters 10 to 11 naman, Jesus calls his 12 disciples. No, he gives them his power and then warns them of coming opposition. Okay, so pinipare niya na, in-empower niya na, na binigyan na kapangyarihan at sinabihan niya na, nako, andyan na ang mga mag-oppose sa inyo. Kaya in chapter 12, that opposition becomes aggressive. Ayan. Kaya may mga plano na ng murder ang nangyari. Okay? So dito, sabi dito sa number 4, no, parables about the kingdom na matatagpuan naman sa chapter 13. So, hindi lang mga milagro ang matatagpuan mo sa 8 to 12. Pagdating mo sa 13, mga parables naman na sinulat ng Panginoon. Alam niyo, the word kingdom is used yata over 50 times, no, dito sa gospel. And the phrase kingdom of heaven is found over 30 times naman in Matthew. So, no, kumbaga, hindi kagaya dun sa ibang tatlong gospels. Of the more 20 parables na recorded dito sa Matthew, about half open, no, kumbaga, with the praise na lagi niyo makikita, the kingdom of heaven is like, no, kumbaga, ito yung ano, ito yung makikita niyo diyan. Ang problema kasi dito, ito rin yung mga panahon na may growing opposition na si Jesus, no, kaya ang ginawa niya, kumbaga, sige, ino-oppose niyo ako, nag-adapt siya to a new method, no, na pag-proclaim ng kanyang message. Kaya yun, using the parables. Ayan. Number 5, ano nangyari? Okay. The rejection of the king. Chapters 14 to 18. Ano naman nangyari dito? Tingnan natin. Alam nyo, sa chapter 14, it is marked with both sadness at saka joy.
No, kasi sadness dahil namatay si John the Baptist. At joy kasi dito nag-feed si Lord ng 5,000. Ako, dami nun. Eh, mag-birthday ka nga lang, mag-imbita ka ng 100, 200. Pagod ka ng kaka-entertain at saka kapakain, di ba? At kakahanda, kakaluto. Eto, 5,000 yung pinakain. No, this feeding of the 5,000 is the only miracle recorded in all four Gospels and marks the peak in Jesus' popularity. From this point, alam nyo, the rejection of Jesus as king ay nagsimula na kasi sumikat na si Jesus sa mga tao. Alam nyo, a significant passage in this section ay matatagpuan dun sa chapter 16 verses 17 to 18. Ano ba to? Basahin natin. Jesus responded, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father in heaven. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it." Ayan, nabanggit na yung word na church, no? Dito, Matthew is the only gospel writer to use the word church. Yon. No? When his teaching concerning the kingdom is rejected, Jesus begins to talk about the church. No? Sino ba yung church? No, yung church na siyempre alam natin comes from a Greek word, ekklesia, no? Meaning called out ones or assembly. Hindi po ito yung church na edifice or building, kundi tayo yung assembly, yung mga tinawag ng Panginoon. So binanggit na yan ni Matthew. At dito, sabi niya dito, no, diba? Upon this rock, di ba? Tinutukoy niya si Peter. Upon... Ayun, sorry, medyo nawala. Ayan, balik tayo. Alright. So, sabi dito, upon this rock. Okay? Si Peter ba talaga yung tinutukoy? Tingnan natin, no? It has been a subject of debate kasi ng marami. One group, syempre, claims the office of Pope originated in these verses. Kasi, halimbawa, sa mga kapatid nating Katoliko, ang sabi nila ay si Peter ang unang Papa or Pope. Kaya dito nila kinuha kasi upon this rock. Rock means Peter or Petra. So, sabi nila, ang rock, si Peter. However, no? However, you need to understand na if you will carefully read yung sinulat mismo ni Peter in his own words, no? Kung titingnan mo dun sa first Peter chapter 2 verses 4 to 8, sabi niya dun, as you come to him, a living stone. Sino yung tinutukoy niya? Ang Panginoong Hesukristo. Sabi ito, rejected by people but chosen and honored by God. You yourselves, as living stones, a spiritual house, are being built to be holy, to be a holy priesthood, to offer spiritual sacrifices acceptable to God through Jesus Christ. For it stands in Scripture, "See, I lay a stone in Zion, a chosen and honored cornerstone." Si Jesus lahat yan, hindi si Peter. "And the one who believes in him will never put to shame." Si Peter ang nagsulat, si Peter ang nagsasalita. Si Jesus ang tinutukoy niya, yung upon this rock, ibibuild niya yung simbahan. "So honor will come to you who believe, but for the unbelieving, the stone that the builders rejected, this one has become the cornerstone. And a stone to stumble over and a rock to trip over. They stumble because they disobeyed the word. They were destined for this." Ang linaw, si Peter po ay hindi po ang rock of salvation. Ang rock of salvation ay ang Panginoon. Alright? So, move on tayo. Saka na natin pag-usapan yan ng masinsinan pagdating ng panahon. Okay, dito sabi dito,
Matthew 17, no? Dito naman, na-record yung ni Matthew yung transfiguration ni Jesus. Dito si Peter, si James, si John, yung mga disciples niya, na-witness nila itong event na to, no? Na kumbaga, during na may dalawang two Old Testament characters na nag-appear. Sino ba yun? Si Moses at saka si Elijah. Ayan. Dun sa last part natin, sabi natin, ang outline, background and preparation of the king, the loss of the kingdom, opposition to the king's power, parables about the kingdom, the rejection of the king, at ito naman, yung the king in Judea sa chapters 19 to 28. In chapter 19, alam niyo po, nag-travel si Jesus, no? Sa Judea. So, saan ba siya galing? So, po point ko. Taga dito siya. Okay. Mas, para mas maintindihan natin. Parang Pilipinas po kasi, or parang California, yung mapa ng bansang Israel. Ayan. So, kumbaga parang Luzon, Visayas, Mindanao. Parang ganun. So, yung tatay ni Jesus, si Joseph, na mula doon sa lipi ni David, ay taga dito, no? Taga Southern Kingdom sa Judea, particularly sa Bethlehem. Dito siya pinanganak. Okay? Ang nanay ni Jesus, taga Galilee. Okay? So, kumbaga, taga Mindanao yung tatay ni Jesus, yung nanay niya, Ilocana. Parang ganun. Okay. Makikita nyo dito, dito siya lumaki sa Nazareth. Okay? So, kaya ang tawag sa kanya, Nazarene. Okay. So, bakit nung dito nakatira si Joseph at si Mary, okay? Pagkatapos nung manganak na si Mary, tinawag ni Caesar na magpa-register sila kung saan sila galing na lipi. Eh hindi naman siya Ilocano. So pumunta itong si Joseph kasama si Mary at saka si Jesus na nasa sa sinapupunan ni Mary. Dinala niya papunta dito sa Bethlehem. Kaya dito siya pinanganak. Alright? Kasi nag-register siya dahil siya ay galing sa lipi ni Haring David. Ano naman itong Samaria? Ito yung mga Samaritans na nakatira. Mga half-breeds. No? Yung mga half Israelite at saka half na ibang lahi. Ayan. So, papansin nyo, anong borders naman ng Judea, Samaria, and Galilee on the east? Ito yung border na yan. Ang sikat na sikat. Okay? Na, ano to? Itong, anong river to? Ayan. So, kumbaga, makikita nyo naman dito, yung province na northernmost, yung Galilee, ang southernmost, Judea, sa gitna nila, Samaria. Okay. Sa chapter 21 naman, okay, si Jesus, no, makes his triumphal entry into Jerusalem. Okay. Dito nag-ministry si Jesus, tapos pumunta na siya ng Judea. Okay. Triumphal entry. Ayan. Sa linggo, ang tawag ay Palm Sunday. So, eto na yun. Pumasok na siya sa Jerusalem. No? Kaya meron tinatawag na tayong mga Kristiyano na Palm Sunday. Kasi yun, one week before ng kanyang resurrection. This is followed by several days of teaching, no, doon sa temple at saka mga controversy, siyempre, tumaas na yung kilay ng mga Pariseo, Saduceo, at saka mga scribes, di ba? Kaya, makikita nyo dito sa chapter 24 to 25, no, na-record naman yung tinatawag na Olivet Discourse. Oh, yan. So, sorry, balik muna tayo dun sa chapter 21. No, dito, sikat na sikat kasi ito, naririnig niyo ito palagi. No, Hosanna, Hosanna. Diba? Hosanna to the Son of David. No? Hosanna to the highest. Kasi nga, winelcome siya, triumphal entry. Kumbaga, ito na yung proclamation na talaga na siya yung coming Messiah.
Alright? So, ano naman nangyari doon sa 24 to 25 sa chapters na to? Dito na-record yung famous na Olivet Discourse, no? About the future. Ano ibig sabihin nun? No, okay. Itong mga parables na to teach us how to act in view of these coming events. Yan. So, pag binasa nyo yung 24 to 25. Yan. Plano ko rin na gumawa ng series patungkol dyan. Okay, pagdating sa chapters 26 to 27, ano matatagpuan natin dito? No, ito yung nagko-contain naman ng very heart ng Gospel of Matthew. That talks about the redemption of yung redemption at the cross, no? Kumbaga, with great detail sinulat ni Matthew, no? Dinescribe niya yung Last Supper, yung Jesus sa Gethsemane. Nagpipray siya doon. Tapos yung Jewish trial, yung Roman trial, tapos Jesus crucifixion. Kasi yung trial ni Jesus, meron tinatawag na religious trial, tsaka may tinatawag din na, ano, na trial na patungkol sa, ano, sa what do you call this, religious tsaka civil trial. Tapos yung crucifixion ni Jesus, dito rin sinulat. At saka siyempre yung burial niya. Then comes, no, the supreme test of the kingship of Jesus. Namatay si Jesus. Ayun, eh paano na? Namatay na yung Panginoon natin. Ano na mangyayari? Ayun, ang maganda naman, nabuhay siyang muli. Nagkaroon siya ng resurrection. No, hindi ito yung end. Kaya doon sa chapter 28, sabi ni Jesus, after niya mag-resurrect, bago siya mag-ascend sa heaven, bumalik. Sabi niya, no, when he rises from the dead, and then he commissions his followers to carry on his works. Ayan. Kaya itong Gospel of Matthew ay magandang paalala sa atin na huwag nating kalilimutan to make disciples of all nations. Mag-evangelize tayo, mag-make tayo ng disciples. Kaya kami po sa simbahan, full support kami sa national missions, no, ng aming po denominations. Hindi lang yun. Meron din kaming mga pinaplanong local mission trip at saka po mga international mission trips na kung saan magpo-promote kami ng evangelism at saka making disciples of all nations. Ayan. Nako, ang dami nating pinag-usapan. Next attraction, the Gospel of Mark sa susunod na Miyerkules. Manalangin po tayo. At ayan. Sa gabing ito, nais ko pong anyayahan kayo na tanggapin ang Panginoong Yesus bilang Panginoon at Tagapagligtas. Siya po yung hari, sabi nga, no, ng mga Hudyo, no? Sabi nga ni Matthew, siya yung kumbaga prophecy fulfilled ng Old Testament. Kaya po, kung ikaw ay matagal lang nagnanais na tanggapin siya sa puso nyo, sumunod po kayo sa aking panalangin. Lord Jesus, I repent of my sins. I ask for your forgiveness. I am a sinner, but I believe that you died upon the cross for me, that you shed your precious blood for the forgiveness of my sins. I accept you now as my Savior, my Lord, my God, my friend. Come into my heart and set me free from my sin. Thank you, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Hayaan niyo pong i-bless ko kayo ngayong gabi. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen and amen. Maraming salamat po. Magandang gabi. At pagpalain kayo ng Diyos. Huwag niyo pong kalimutan. Mahal kayo ng Diyos. At nagnanais po siya na magkaroon ng relasyon sa inyo. Maraming pong salamat. God bless you. Bye.